second overall champion namin ngayon sa PFC sa North. Motorcycle winner siya, tsaka bowling winner, and then ano, superset winner. Oy, grabe. Overall champion. Wow. Tacloban champion to eh. Tapos solo winner siya. Ang nestmate niya is superset winner din, tapos 17th overall champion. Nestmate niya mismo ha, nilaro ko naman ng North. Then itong si Super Andy, nilaro ko siya ng South. So yung sila, North and South talaga nag-aano. Grabe no? Nag-pepperform siya, both ano? Tapos nangyari pa, Tacloban champion pa siya. So yun mga kalapatids, ngayon lang yata ako mag-intro na talaga yung ngiti ko habo teng. Kasi kung yung si Stubborn iniidolo nyo, yung idolo ng Uno Loop, ito yan o. Idol Melchol Galotera, nandito tayo sa loop niya yan, napakaswerte natin yan. Yan. Welcome po sa Pure Goods Loop. Yan. Ay po yung loop name mo talaga sir? Oo, oh, pure... dati kasi Texas Loop, kasi malapit nga ako sa Texas. Ito tong... Hindi, tapos sa pagtripa namin yung kulay nung ano, nung loop ko, parang kulay pure gold nga. Kaya pinangalan ko na ng Pure Goods Loop. Yun, so... Ito talaga idol na idol ko to kasi napanood ko to kaila sa mga ano eh, sa mga vlog talaga na ano eh. Tapos sinusundan ko na yung ano niya, sine-search ko lagi yung Melchol Galotera, kaya lang hindi siya nagba-vlog eh. Oh, hindi mo siya nagba-vlog na sir. Ano, mahihiyain ako sa mga ganyan. Pero ayan, ano yung hawak mo ngayon sir? Ito, gusto ko lang pakita kasi tumatawa ko sa ibon na to eh. Di bihira itong ibon na to. Ito yung ano namin ngayon. Second overall champion namin ngayon sa PFC, sa North. Motorcycle winner siya, tsaka bowling winner, and then ano, superset winner. Oh, grabe. Overall champion. Wow. Hen siya. Oh, hen siya. Napakasimpleng ibon. Saan yun? Young Bird Valley yan, sir? Young Bird siya. Iba yan, no? Kung tatanggalan mo ng singsing, baka hindi mo... Masasabi nga, ano? Kasi hindi mo kulay. Ang pangit. Madusing, no? Ano? Bale ang tawag dyan sa kulay na? Slate pa ba ito? Pangit, pero love ko yan. Talaga ng ibon. Ano? Kung sa mga marunong kumingit, talaga magandang ibon siya. Hindi lang siya maganda, talaga magaling pa. Kasi isa lang yung nilaban niya simula nung first lap hanggang ano. Talagang lahat-clock na. Nilaban niya, tapos clock lahat. Second overall champion pa. Grabe. Anong club yun, sir? PFC. PFC. Grabe. Isa sa mga... Bale, ayun na talaga yung mga bloodline mo rito. Yes, ano, kasi ito. Ang combination ito, halos 3/4 to na Victor Lim, tapos 1/4 na Peter C. Kaya mataas ang Victor Lim nito. Kaya ganito ang kulay niya. Nagda-dirty blue band. Parang slate, no? Parang pencil ang tawag dito. Pencil. Pencil, ano siya? Pencil blue band. Lagi mo. And, gagamitin ko sa south. Pang south na. Lilipad mo sa south? Hindi, ibibuild ko siya pang south na. Ah, okay. So sana ilaban kailang kasi bibihirap ng ibon na to eh. Sa hirap nung race na namin nung ano, nung north. Kasi nilipad sa south yun. Puro smash. Pero siya talaga umuwi. Kahit gano'ng kadumi, kahit gano'ng kahirap, umuwi siya. Ang ibon na to. Kinukondisyo ko pa siya. Pagkakit ng ibon. So yung peris ito, nakiparimbok na. Hiniram ko lang kasi ibabalik ko sa mga chewin doon sa kapatid ng tatay nito. And then, pwede ko rin ibalik doon sa lolo niya, doon sa pinakapundasyon. Ah, nasa iyo pa yung ano, lolo? Ayos, galing. Ibon ito. Ganda kasi magaling eh. ikaw ba nung manalo ng NMAX? Ano yung pinalaan? NMAX? Maganda sa akin pagka magaling eh. Pero pagka yung puro ganda lang, hindi na. Pwede mong mahawakan. Pwede? Pwede. Oh. Napakaswerte ko! Ito, para na ako nanalo ng NMAX! Yes, so... Hindi ba yun? Maganda mga ano niya. Ang foundation niya, yung family tree niya. Kasi sumula sa lolo, sa lola, sa chahin, chuhin. Ilang kilometer po sa inyo yung ano dito, yung young bird? Actually, kung sa Tacloban siya, hanggang 540 kilometers. May stop nga sila dito, ito may yung pakpak. Data siya ni. Kaya na ilaro yan. Patunayan na nilang meron yung ibon na si Youngbird. Pag all bird sir, meron din stamp? Wala eh. Youngbird lang. Isa nilalagay ng stamp pagka yung last lap na para malaman mo lang na talaga yung entry siya ng last lap. Kasi may mga ano yun eh. Maliit lang na ibon nun yung nakalala. Ano naman yun? Ang paibo ko din siya yung sina Super Andy na lockdown. Ano?
Ito, magpa-picture nga lang ako, okay na. Tinawag pa sa atin yung second overall champion. Hawak ko muna lahat para at least may... Minsan lang ito eh. Ayan. Sir, sino yan? Si Super Andy naman, sir. May itlog pa. Nakakaya naman, kinuha. Ito kasi marami kasi akong champion na ibon. Pero tinitira ko lang talaga yung magandang performance. Saka, ano, tulad nito kasi Tacloban champion ko eh. Tapos solo winner siya. Ang next mate niya is superset winner din. Tapos 17th overall champion. Next mate niya mismo ha, nilaro ko naman ng North. Then itong si Super Andy, nilaro ko siya ng South. So yung sila, North and South talaga nagaano. Grabe no? Nag-perform siya, both ano? Tapos nangyari pa, Tacloban champion pa siya. Solo superset winner, pooling winner, survivor winner, tapos ano po ba na ano nun? May side bet din kami, pero hindi naman gano'ng kalaki yan. Pero solo superset winner siya. Solo winner. Grabe! Tinatabi ko lang talaga yung ano yung gustong-gusto ko. Tsaka, kanino mo siya pinares ngayon, sir? Sa pamangkin. Pamangkin naman. Pupakita siya yung pamangkin namin yan. Bali, anak ng kapatid nito. Anak ng kapatid nito. Hawakan mo nito. Hawakan mo pa ako. Yan. Yan, sa pinabas sa lugar nyo. Lumalaban talaga itong anak. O, kasi habang lumalayo yan, tumutuhin. Tsaka habang lumalayo sila, lalong kumakita katawan nila. Yan ang gusto ko sa lahi nila. Yan ang gaano. Lalaban mo siya ng pure, medyo mabagal lang talaga yan. Kaya medyo nitimba yung mga. Ganda, no? Ilan taon na ito, sir? 2015, 8 years old na. Wow. Ano ito, sir, yung mga ganitong... Ano ba, ano tawag mo sa bloodline mo na ito? Binabalik-balik ko na lang sa... as much as possible, mas maganda ko ng align breed na. Para hindi ko na lumalayo dun sa ano sa winning line nila. Kasi kung talaga pamilya na nalalo, i-breed mo na lang 2-line. Paano yung ginagawa mo siya? Pag infuse ka, limbawa, tulad nito, pwede ko ilaban ang anak ni Chuy. Okay, kukunin ko yung kapares. Gawing breeder, pwede mo siyang gawing panlaban ang anak nila. Kasi ito is anak to nung best mate ni Super Ambi. Ang kapares naman nung best mate ni Super Ambi, yung lupit is ano, ibang ano naman yun, ibang line naman yun, pero first of all, champion din yun, station bound. So, napasok ko ng ibang line, pero ibinas ko sa Satchuhin. At least naka-line siya. Pero may impuse ka na ibang line, pwede mo siyang ilaban. Pamangkin. Pero tinan mo, magkakalos mo ka mga. Isa na pati muna yun. Isa hula, isa ano. Isa lang. Pasok ko lang ng ibang line pero naka-resolve. Ipipilit muna siya. Normally ganito talaga yung mata nila, mga yellow ano talaga. Depende sa pinasok mong line. Depende. Pero siyempre, hindi ka naman pwede maglaban ng sobrang dikit. Pero may kakilala ko. Hindi kayo naglalaban like inbreed talaga? Yung back to father, back to mother. Sila yung muna konti. Ayun yung mga kailangan natin matutunan eh. Yung paano magtimpla ng ano ng bloodline. Ang na-absorb ko lang pagka naka-line feed siya, bukod sa quality yung anak, at least doon umiikot lang yung galing nila. Hindi lalabas din sa... So syempre, ang ipapasok mo din, hindi rin basta-basta yung ibon na kolom, ano, kailangan galing din sa champion na lang. Para at least alam mo na ano. Grabe, kahit sino yata ang dakmain mo dyan eh. May mga ibon niya, mga stockbird. Sir, bali, mga stockbird mo na ito. Sa kanin. Okay, yun sa winner, parang dyan din. Ito si Lockdown. Sino si Lockdown siya? Lockdown is Tacloban champion breakaway. 9th overall champion, tapos Tacloban champion siya, breakaway siya, 2:48 ng hapon tumalo. Wow. Ito nga limaw. Oo, limaw rin ito. Kaya lang. Pero kung titrace mo siya, pinsan-pinsan mo na yung mga ibon. Purang dark nga, oh. Dark din, pero nag-anak ang blue bar yan. Pero laki na ito, no? Magandang history kasi niya, kasi
yung unang-unang pinakita ko sa inyo na overall champion namin, yung blue bar na yun. Blue bar, related dyan. Related dyan sa ibon nyo. Takpo, di ba, sir? Sakya. Ngayon, ipinaris ko siya sa nanay nung solo winner. Sir, pag pumipili ka po ba ng breeder para sa bloodline talaga? Bloodline, wala kang tinitingnan sa mga sa katawan, kailangan din? Secondary nyo lang yun. Kasi since yung ginagamit ko, lahat magaganda katawan, hindi na ako nahirapan. Kasi sila pagbanggain ko, talaga magaganda katawan. Maganda na ito. Eh sa mga racer, sir? Pag sa racer, wala na. Yun na yun talaga. Pag kasi ilaban mo, yan yun. Actually, so, ano naman ang hipo na ibo kung magaling para sa akin. Kung talaga magaling talaga, wala ka naman hanapin. Kasi magaling talaga yun. Kahit ano hipo na? Wala na sa ipo-ipo, wala na sa pakpak, wala na. Bloodline mo yan. Secondary nila yung mga pakpak, mata. It's mostly ginagamit niya sa baby. Pero kung tested mo na yung ibon mo, hindi na kailangan. There's yung kung anong klase yung ipo sa pakpak. Yung natatakot ang ano. Pero may pa sa ito. Ang paganda lang dito, magbibirin ka rin naman ng ano, ng ipo. Mas maganda kung perfect na bibirin mo. Ano na? Less na yung oras, diba? Close to perfect na dapat ang breeding. Medyo matanda ako ng hen to eh. Wow. Kakaiba yung kulay ito ng mata, no? Ito ang super hen ko. Isa sa mga super hen ko. Dito nang galing, ito ang nanay nung mother ni Lockdown. At dito yung nanggaling? Dito nang galing. Kaya nag-anak to ng 4th overall champion, yung nanay ni Lockdown. Tapos yung best mate, 9th overall champion. Pareho super set winner. Anak, ito ang nanay. Wow. Ngayon ang ginawa ko, inimbreed ko doon sa tatay nito, naglabas ng, siyempre, pares. Inbreed. Yun naman ang magulang ng tig-tatlong overall champion ko sa North at sa South. Inbreed nito, balik sa tatay. Line pa rin yan ito? Line. Oh. Ah, hindi. Ito hindi siya related kay Super Anbi, pero related to kay Lockdown. Lockdown. Related to kay Lockdown. Medyo matanda na yun, saka umitlog eh. Pero nung kabataan yan, kung mataan titignan mo, isa sa pinakamagandang mata to. Yan. Sige, ibig sabihin, first time kumakita ng ganitong kulay ng mata. Yes, kaya nga, alam mo ba, kung tumitingin ka doon sa ano, mga eye sign, ito isang pinaka-perfect na eye sign. 100% ng perfect ng mga eye sign. Hindi ko alam kung pearl eye, puti eh. Ganda, lalo nung kabataan niya, medyo may edad na eh. Pero marami akong anak niya. Ano? Pinalik-balik ko dun sa tatay. Ito yung pinaka-pondisyon nyo, sir? Ito yung pinaka-pondisyon ko. Ito totoong matanda na to? Yes, lolo ni Lockdown yan. Mm. Yan, nasa kaliwa. Grabe. Yan, lolo yan. Itong kapares niya ngayon, sir? Itinuros ko siya sa ibang, sa Van den Broek. Ito na yung mga anak nila ngayon. Ililipad mo rin yan, sir? Gagawin ko yung Stockbird. Stockbird. Actually, lumalabas eh. Ito pinakamahal kong ibon eh. Kasi, siyempre, mas matanda, nagiging ginto na sa'yo yung ano eh. Yung anak eh, kasi matanda na siya eh. Eh, kada, siguro, nasa isang taon kalahati na nakasalang sa akin to. Hindi ko na tinatanggal, kasi pag tinanggal ko na yan, baka hindi na magsimili. Kasi sobrang ano na, baka huminto bigla, no? Baka huminto na, kaya hindi ko na tinatanggal. May iba-iba ko ng babae. Kasi minsan yung kapares, naglulugon. Oo. Grabe. Ano, dalawa na naman inanak sa akin. Ang ganda, oh. Oo. Maganda na niya. Grabe, oh. Yan si Super Andy. Ito, Super Andy. Iba, na-speechless ako. Sir, napansin ko, meron kayong mga ibon na may puyo. Ano yun? Makita minsan pagka-inbreed ang ibon. Ayan, o, katulad nito. Marami akong ganyan. Kasi, ito, may puyo yung ano, ulo. Ayan, may puyo. Ano na yan, minsan China ng abnormality siya, pero... Tapos doon sa Stockbird mo, may nakita din ako na ano. Makikita minsan na ano, yung pagka-inbreed ang ibon. Sa ganyan. Sabi na. Kakulo. Meron dito, meron sa dibdib. Sir, tanong ko lang, sir. Paano magpa-uwi ng ganun? Nang mga talagang pumapwesto? Actually, ano eh. Hindi sa falsier, tingin ko eh. Kung may ibon ko na talaga para sa ganung ano, kung may magaling ka talagang ibon, ano, nagiging magaling ka lang ng falsier dahil doon sa ibon. Doon sa ibon. Kasi tingin ko pare-pare sa man tayo ng sistema eh. Yeah. Binibigay na gamot. Eh kakatalo na lang yun doon sa ibon. Pag nagkaroon ka na gano'ng kagaling na ibon, pang kumbaga sa ano, may kumpiyansa ka na alam mo pwede kang umuwi ng gano'ng kalayo lagi kasi may ibon kang gano'n. So parang non-stop na pag nakuha mo yung ano? Kaya doon ko na lang umiikot. Tapos, siyempre doon mukha ka lang magaling dahil ano. Pero lahat naman tayo, binibigay naman natin ng the best para sa ibon natin. Hindi naman tayo nagbibigay ng, hindi naman tayo nagpapabaya o sabihin,
kumbaga sa ano, parang papetik-petik na tayo doon sa pag-condition namin. Hindi rin. Binibigyan naman natin lahat. Kaya lang, yung ibon talaga. May hangganan talaga, mayroong ibon na... Yes, may ibon talaga na ano. Tapos, siyempre, malaki rin bagay yung swerte. Kailangan ng swerte. Hindi ka... Ayos. Yun lang, para sa akin ha. Pero hindi ko sinasabi na ano, na ako magaling gawa nung doon sa ibon. Mm. Kaya ako, binibigyan, parehas lang. Ikaw, lahat binibigyan natin ng best para sa ibon. Kaya lang talagang... Kumbaga parang 90% nasa ibon na. Kasi ibon. Yung 10% pupunan mo na lang, no? Ito ang mga swerte, tsaka lang dedication, dedication sa ibon. Then, para manalo. Ayos. Ganun. Ang galing, sir. Salamat. Salamat lang. 4 times inbreed. Ito, 4 times inbreed daw ni Sir Mel. Oh, yan. Ito, kulot na ulo. Kulot na namin ulo. Kulot na ano. Grabe, no? Ganyan pala. Pero nagamit mo na siya, sir. Gagamitin ko ngayon siya. Ilalaban namin pang lard. Kasi may tulin yung ngayon. Pandemic din siya pero may tulin. May tulin. So may mga bloodline talaga kayo sir na kumbaga may prepare kayo na pang sprint, meron kang pang distance. Ngayon kasi sa ano, ngayon fundraise pa lang, may pera na eh. Oo nga, napansin ko. Training pa lang, may pera na. Naghahanap din ako ng matulin na ibon kasi gusto ko rin sumali. Although yung mga features ko, pag nilaban mo ng pure yan, nalaban yan, bibigyan ka ng trophy niyan. Pero siyempre, gusto ko yung ano, bukod sa may tulin sa malapit, kailangan hanggang dulo may tulin din. Yun na naman, kaya tinawag na karera nga eh. Yung dumudulo talaga. Makapagpalabas ka ng from first lap to last lap, may tulin ng ibon. Mm. Pwede naman mangyari yun. Lahat naman ganun ng ing. Hindi lang yung basta mauwi lang. Kung makapagpalabas ka lang may tulin. Mas mabuti no? Ang ganda ng mga ano niya rito, mga stock bird niya, dami. Yan. Puro mga ano na siguro to. Ah, puro mga nakalayang breed na yun. Nakalayang breed na kahit sino. Ito yung ano, yung pag magbe-breed ka, nakatakit mata mo, kahit sino mahawakan mo. Yan. Ayos. Ito mga hen. Hen section. Gaganda. Mga hen section. Iba eh. Sir, paano yung pag nililinis nyo? Binubuksan nyo na lang? Naangat yan sa isa eh. Ah, naangat pala, oo. Eh, baka ano? Once in every 2 months lang ako naglilinis. Hindi naman nababasa yan. Oo. Mas maganda na rin yan, para sa rin sa ano. Na-immune na, no? Oo, para sa rin na sa dumi. Ito, mga latest build ko. Ah, ito na yung mga pang ano mo? Ay, dito, pag kakukuha ka dito, mahina ka rin. Dito? Kasi yan, mga ano yan. Imbrito mga champion na. Ito na, puto, grabe. Ayun, no? Magkakamukha na eh. Tignan mo itong dalawang dark checker. Ayun, no? Ayun, magkakamukha na yung mga yan. Yung mga blue bar, magkakapatid yan. Pero isang line lang din yan, o magkakaiba, sir? May pure na Victor Lim, may pure na Unbelievable, may pure na Peter C. Mm. Pero tatlong linyado lang yan. Maliban dito sa ibon namin ko pare man. Ito ibon namin ko. Kaya yung pipe na yan. Anak yung mga arden yan eh. Itong blue bar white light na yan. Anong bloodline nito sir? Arden Vandenbroek. Grabe. So kumbaga ito na yung pag naglalabas ka ito yung ano. Pang out mo ganun. Ito hindi pang. Hindi pang out. Grabe. Talagang mapirit kayo na gano. Kaya mo nga bumili. Quality dyan. Yan talagang quality. Nakakapanglaway. Ano mo kasi, ang presyo pagka, ano na sa'yo, parang piso pa rin eh. Kapag bibili ka ng, ano talagang bloodline eh. Yung pag gold na yung ibon na bibilin mo, wala yung presyo na yan. Kahit ako, pag bibili ako, kung gusto mo ng magandang pundasyon, ito. Kung gusto mo ng magandang pundasyon, ito. Ayos. Grabe. Lang inbreed yan. Inbreed pa sa champion yan. Yun. Wow. Sir, napansin ko may manok kayo dito. Nagmamanok din kayo. Una, ako lang manok. Kaya lang yung time na nagmamanok ako, sabi ko, pag gusto ko pa nagmanok ako, eh pa nagano, magkakalapati na ako. Kaya ito, ito breeding, breeding tank ko ito eh. Ah, sa manok? Ano oh, yung hati. Sabi ko, pag nagkalapati ako, ito gagawin yung gulo ko ng kalapati. Mm. Pero mas nahiligan nyo na talaga yung pagkakalapati. Hindi, una ko makasas sa lahat. Mas manok, isa manok, kailangan mo na malaking lupa. Ito, maliit na space. Kailangan maging ranging mo yung lupa kasi.
Kasi wala kang ranging, hindi mo rin mabibigay doon sa mga, huwag ka lang mag-. Ayun. Narinig mo, Tay. Pagalitan tayong tatay ko nito. Bakit? Ito, nagamanan ko lang ako kasi gusto ko mag-ano, pero hindi para magbenta. Para may makita lang ako. Ayos. Inbreed mo nato, sir. Parang di inbreed to. Baka yun, joke mo lang kami, sir, na inbreed to. Pero, sige. Ang grabe ang hipo. Inbreed daw yan, eh. Lockdown. Four times. Ilang inbreed nato, sir? Ano yan? Two times inbreed. Nang lockdown niya, oh. Na bloodline. Grabe. Pai. Bababa ko ari ako, 30 mil daw. Pai. Sexy tari. Bababa daw 30 mil. Mukhang mapapalayas ako ni Pai nito. Ito yung masarap kasi mag-start kasi. Bibihira yung flyer na naglalabas ng inbreed. To be honest. Kumbaga siguro ito itong tao na to, sawa na sa, sawa na to sa buhay niya. Kasi sa New Zealand, makakuha ka ng bloodline niya pero hindi yung pinaka ace bird niya. Pero ito, 2 times inbreed. Ang ganda. Yeah, kung makulit ka raw, bibigay niya. Baka konting kulit pa to. Ganda mga kalapatids. Oh. 2 times inbreed lang naman ni-lockdown to. Ng Melgalotera bro. No joke, nahahawakan lang naman natin. Ayun pa isa. Ano to kapto sir? Ano magkapatid? Oh, magkapatid. Full sibling sila. Full sibling oh. Grabe. Bale, ano nga pala, sino nga pala si lockdown? Si lockdown na tinipo siya kanina na taklo ba breakaway? Ah, yung ganina yung mga dyan. Yung binalik ko doon sa nanay. Ito yung nilabas niya. Bye. 2 times breakaway yun eh. Ganda ng ibon no? Inbreed pa yan pero tingnan mo. Ganda pakpak. Ganda ng pakpak yun mo. Ganda ulo. Ganda katawan, hipo. Ganda hipo. Lakad, tingnan mo. Buo o yan no? Kasi normal eh pag mga inbreed. Pero naniniwala na kung sinabi sa akin sir ng matanda, pag daw nag-inbreed ka, pag pangit lumabas, pangit. Pag maganda daw nilabas, maganda ang ano. Ganda lang sa pag-inbreed. May lalabas sa maganda, may lalabas sa pangit. Pero siyempre kukunin mo lagi dyan yung sa site, yung maganda lagi. Ito talaga yung mga kumbaga pang-diinan mo talaga nyo. Ito kasi pang-breeding talaga. Kumbaga sa ano to, pang-future ko lang to. Mawala man yung pinakamagulang, meron ka ng pamalit. Meron ka ng pamalit. Eh, mga blue bar mo dyan, sir. Ano yung mga ano? Ito yung mga, ano, ito yung mga inbreed nung matandang yun. 4 times inbreed, tsaka 5 times inbreed. Talayo ka ba? Hindi mo masasabing inbreed eh. Naano niya na to, selected na talaga. Makikita mo dito. Ito yung talagang ano, champion flyer talaga. Galing pa sa breeder. Ibay no. Hindi ka sasawa ang mga hipo rito. Sama ka. Ito, kung ano. Ambal oh. Hindi lang kambal to. Labing tatlo to, magkakamuka. No? Oo. Oh. Ganito. Binalik ko sa nanay. Binalik ko sa nanay. Pagka inbreed ba, parang balik sa nanay, balik sa tatay, or mag-next mate? Brother sister yun. Inbreed din ang tawag doon. Tapos yung back to mother, inbreed din. Pero, anong mas malakas, yung back to mother, o back to father, o yung magkapatid? Yung magkapatid, pwede pa eh. Pero isang balik lang, isang brother sister lang. Pagka inulit ng inulit pa yung medyo ambigat din. Pwede pa ilaro yun, hindi na. Tapos yun ay nalang pang ano mo, pang infuse mo na. Pag-inulit yun na naman ng brother sister ko, alam mo naglalabas yung dalawang magkapatid na yun ng winner eh. Okay, yung blood na yun, yung dalawang blood na yun, nandun sa ibon na yun,
kung naglalabas kung producer yun, kasi sabihin, kailangan mong gumawa na puro ganung, ano, ganung timpla. Kasi nagpo-produce ka sila. Mm. Ang pinakamabilis to, yung talaga sister. Mm. Okay, ulitin mo yung parent. Kung producer yun, ha? Pero kung hindi naman producer din, hindi yung pakilang. Producer yung nanay? Or... No. Di ba, nag-breed ka. Lumabas yung magkapatid. Ginamit mo yung kapatid, nag-produce. Lumabas yung laki. So, ibig sabihin, magaling yung timpla na yun. Sila ngayon yung ipipirmo. Para mabilis mo, maparami yung timpla na yun, pwede ka mag-brother sister. Or gamitin mo ulit yung parents niya. Ganun kabilis. Matagal din pala talaga. Matagal. Hindi basta-basta. Pero siyempre, yun pa ang palabas ng magandang ibon eh. Yung magaling na ibon eh. Mm-hmm. Yung laki naman ng tropi ko dyan, galing dito. Dyan. Dito sa mga crop pick dito. Pag sabi mo sa mga crop pick dito, sa akin dito ha, pearl eye naman siya, nahati yung idong. Laging may itim sa dulo. Ah. Oo. Pero lahat sila ganyan. Crop 52, yes. Ito naman yun. Hindi na siya kalahin ni lockdown mo. Wala. Hindi related yan. Iba yun. Bali, ilang bloodline sir ang halos umiikot dito sir? Kung kay trace mo lahat yan, Bandybrook lang lahat yan. Bandybrook lahat? Lahat sila Bandybrook. Dito ka lang tumingin eh. Dito ka lang tumingin, huwag mo nang paghawakan yung iba eh. Oh, ito naman. Ito, ano yan? Chuhin niya to, bali ang tatay nito, kapatid nito. Ganito rin tsura. Na-try niyo na sir, nagpasok ng ganitong bloodline sa ano niya? Sa superante niya? May papahipo ko sa'yo. Producer din. Sure yan, magpo-produce yan. Marami na ako inerin na ganito. Ginawa akong breeder. Eh, yun dapat natin matutunan, try yung pag-select ng ibon eh, na magaganda. Sir, palikot natin ito, sir. Parang pag pumunta kayo pala, ito lang mga gagarantet ko sa inyo. Pag pumunta pala kayo kay Selmel, isa lang hipuin nyo. Huwag nyo na hipuin yung ibon. Kasi isa lang yung ibon. Isa lang hipo ng ibon niya eh. Grabe pala rito. Ganda rin, no? Grabe, ang ganda pa rin nalabas. Ito yung crack 52 na bloodline niya, saka... Andy. Sexy Tari, alam na. Sabi niyo po, ano? Sabi niyo po, ano? Pag naglilipad kayo, sir, ganito pa rin ang mga, ano, prepare. Isa kasi bugbog sa lipad, eh. Oo. Gaganda na lang yan pagka nakarest sa mga 2 days, gaganda. Tapos pag nakatapos na nakarest. Pero hindi po siya naman. Hindi mo na ito nalipad, sir. Gagamitin sa breed. Naka-breed siya ngayon kasi ilalaban namin sa One Love Race. Mm. One Love Race ang? Sa Thailand. Thailand sa Pattaya. Oo, sa Kibigan. Ito yung pang One Love Race. Yan, gusto ko lang magpasalamat kay Sir, ano, kay Sir Galutera. Yan, sa pag-ano mo sa akin. Saka, lalo kay Sir Mark. Nagulat ako kasi nung tinawagan kanya kanina, grabe. Di ko kalahin. Bagay, bagay. Salamat, maraming salamat po. Ayos. Thank you.